cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizen. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, good morning everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po para sa ating unang-unang session ng HOPE for Physical Education and Health. Kasama niyo po ngayon si Tutor Josa at ako po ang inyong magiging teacher para sa umagang ito. Unang-unang session para sa unang linggo ng Quarter 3 ng Physical Education and Health. Okay, so next slide po tayo. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And while we are waiting for our next slide to be presented, sana po ang lahat ay gising na gising ngayong umagang ito. Okay, so muli po, ako po si Tutor Josa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakarami po nating viewers ngayong umagang ito. At I just would like to remind po no, ng ating pong official reference na gagamitin para po sa atin pong walong linggo para po sa HOPE 4 ay ang nakikita niyo po sa screen ngayon on the left side. Ito po ang ating reference na gagamitin at ito rin po ang matatanggap ng inyong mga anak, no, ng ating mga learners para sa umagang ito. Okay, my name again is Mrs. Josa, not Joda. Pero appreciate ko po ang pagbati niyo sa akin. Napakarami po nating viewers ngayong umagang ito. Okay, so this is our Health Optimizing Physical Education, Quarter Number 3, Module 1. At para itour ko po kayong lahat, no, para po sa ating most essential learning competency na magiging daloy ng ating session ngayon, allow me para basahin ito sa inyo lahat. We will be having our most essential learning competency at ito po ay self-assesses health-related fitness or HRF status. Kasama na po dyan ang barriers to physical activity, assessment, participation, and one's diet. So dito pa lang makikita na po natin no, na tayo po ay naka-umbrella sa napakahalagang competency natin ngayong umagang ito. Tatlo po ang ating ihihit ngayon. No? Ang health-related physical fitness po or HRF status ng bawat
mag-aaral natin, ano-ano nga ba ang mga physical activity barriers, kasama na rin po no, yung diet na napakahalaga para ma-achieve natin yung holistic development ng ating fitness. At syempre, hindi ko na po bibitinin pa sa inyo, ano po ba yung magiging topic natin ngayong umagang ito. Ang topic po natin ay recreational activities in health-related fitness. At sa session po na ito ay gagamit tayo ng ilan lamang sa mga familiar na sa ating learning resources. Okay, nandiyan ang weighing scale, meter stick, nandiyan ang tape measure, fitness test scorecard, chalk, marker, at yung mga references na ibinahagi ko po sa inyo kanina. Familiar po ba kayo sa mga materials na ito? Yung paggamit ng weighing scale, meter stick, saan niyo po bang physical fitness test, physical activities or physical fitness test ito ginagamit? Tandaan niyo po ba sila? Ayan, tignan nga po natin sa chat box. Okay, so sabi sa chat box, wala pong naririnig. Alright, let me check kung wala nga po bang naririnig. Wala po bang naririnig? Ayan, meron. Okay, siguro sa ilang bahagi ng ating bansa ay may konti tayong internet problem. But anyway, balikan po natin yung tanong ko kanina, no? Madalas po na ginagamit po natin itong mga weighing scale, meter stick, tape measure, fitness test, scorecard, and chalk and marker sa pagkuha po ng ating fitness test results and status. At mamaya babalikan natin itong mga activities na to, itong mga test na to na naging kabahagi na natin mula pa PE1, PE2, PE3, at ngayon nga na PE4 ng ating senior high school. Ayan, so tama po ang sagot ni Sir Joshua Adrian sa pagkuha po ng BMI. Okay, thank you Sir Joshua, or thank you Joshua sa pagpaparticipate mo sa ating session ngayong umaga. Clear naman po, sabi po ni Miss Melanie. Okay, next slide po tayo mga kapatid. Okay, tuloy lang po tayo. So, para po i-introduce sa inyo ang bago po natin, bagong-bagong topic po natin para sa bagong quarter na ito, tayo po muna ay mag-activity, okay? So, habang naririnig niyo po ang aking boses, inaanyayahan ko po kayong lahat dyan sa inyong mga tahanan, okay? Na kumuha po ng yellow paper or any clean sheet of paper. At using this activity, the learning task number one, this is word game activity, no? Tayo po ay maglaro muna. Mag-activity po muna tayo. Alright? So all you have to do is to just search for the words that you think are very much related po, no? Sa atin pong topic for this morning. Nabanggit ko po sa inyo kanina na very interesting ang ating lesson ngayon dahil i-discuss natin ang recreational activity. So itinatawag natin yung mga activities that will excite us, that will give us fun and enjoyment, at gaano ba kahalaga ito sa ating buhay. Okay, so for 1 minute po mga minamahal kong estudyante at mga viewers po natin ngayong umagang ito, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon to search the words, no, that you think are related to outdoor recreational activities. Napakasipag po ng ating mga participants, no? Talaga naman, okay? While you are still writing it on your paper, pwedeng-pwede niyo po itong i-chat na rin. No, i-comment na rin po sa ating chat box ngayon. Ano yung mga words na nakikita niyo po dyan sa ating activity sheet, sa ating screen ngayon. Okay, so we have there answers na. Ito, hiking, kayaking, okay, camping, what else? Okay, so fishing is one. Good answer. Okay, salamat po. We have also sailing. Diba? Napaka-active ng ating mga viewers ngayong umagang ito. Salamat po. So, lahat po ng inyong mga sagot ay considered correct, and they are indeed the correct answers. So, camping, fishing, kayaking, hiking, what else? Sailing. Okay, and they are all considered as outdoor recreational activities. Kanina ko pa binabanggit yung recreational activities, mamaya na we will dig into that at aalamin natin ano nga ba itong tinatawag nating recreational activities at bakit siya ang ating main activity para sa HOFOR or physical education and health number 4. Okay, so canoeing is also one. Diving, thank you for sharing your answers, no?
Napakahuhusay po ng ating mga participants ngayong umagang ito. So, ngayon na nakita na natin itong mga words na ito, ngayon na na-discover na natin sila, okay, ako po ay maglalambing sa inyo. Sagutin naman po natin, no, yung tanong na ito sa next slide po natin. Okay, palambing po ako, ha? You can share your answer sa ating chat box, okay? Sige po. So we have only two questions. Supposedly, ito po ay isusulat sa inyong mga papel, no? But since tayo ay live na live ngayon, di ba? Pwede niyo po bang i-share sa akin ang inyong mga sagot sa ating chat box? I'll be giving you 30 seconds to type in your answer sa ating chat box. At yan po ay pwede na magsimula ngayon. Question number one po muna tayo. What was your initial reaction to the activity given earlier? Diba? Ano yung nung nakita mo yung mga words katulad ng sailing, diving, fishing, kayaking, okay? Ano yung mga unang naging reaction mo? All right? At bakit? So, 'di ba? May nag-share dito, 'di ba? Physical fitness, inhale and exhale, kailangan po 'yan. Totoo naman po, pero what was your initial reaction nung nakita mo itong mga ito? Actually, kung ako yung tatanungin, no, talagang gustong-gusto ko na ibigay yung sagot. Pero kung kayo po yung tatanungin, ano po yung unang reaction nyo nung nakita nyo yung mga words na ito? Sige nga po, sa atin pong chat box. Okay, and while you're still thinking of your answers, para sa mga unang naging reaction mo or impression mo sa mga words na yon, all right, babasahin ko na rin po yung question number two. Did you experience some of the listed outdoor recreational activities? Naku, talaga namang namimiss na natin yan, no? Kung yes, can you share, can you narrate your involvement to these activities? Ayan, ang dami na natin yung mga sagot dito, di ba? Sabi rito, enjoyable, active lifestyle. May sumagot ng outdoor activities. Meron din nagsagot ng exciting. And excited, o di ba? So lahat kayo ay excited, lahat tayo ay excited at feeling summer na talaga. Bakit? Kasi naman lahat tayo gustong-gusto nang lumabas at gustong-gusto nang i-enjoy yung buhay sa labas. Okay? Pero mamaya may pero, no? Sabi rito, did you experience some of the listed outdoor activities or recreational activities? May sumagot ng yes. Okay, yung ilan sa kanila ay na-experience ito during the vacation time at talagang ito ay miss doing that. Sabi ni Jennifer, okay. Syempre lahat tayo, nami-miss na natin talaga yung paglalabas, no? At pag-spend ng time natin for doing these activities sa labas, but we have to really keep ourselves safe. Safe and sound, okay? So bakit ko ba yan naitanong? Kasi nga gustong-gusto ko talaga na lahat tayo ngayon ay maging active kahit pa tayo ay humaharap sa pandemya, 'di ba? So hindi naman kaila sa atin, no, on our next slide that we are now on the heightened general community guidelines, okay? So bilang pagsunod nga sa pinakabagong IATF guidelines, mga minamahal kong estudyante at mga minamahal nating viewers, no, nung nakaraan lamang March 21, 2021, ang atin pong lalawigan ng Rizal, no, kasama ang ilan pang mga NCR cities, no, at ganun din ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Bulacan ay isinailalim sa tinatawag nating heightened general community quarantine. At ito ay para tayo ingatan, no, sa tinatawag nating pandemic o ito yung brought by COVID-19. At lahat naman tayo ay informed dito. Kaya nga tayo ay nasa new normal setup ng teaching and learning process. At ito ay magtatagal mula Marso 22 hanggang April 4, 2021. So, hindi tayo dapat mag-stick lamang sa ganitong, I mean, this is the natural situation, no? Ito yung natural na sitwasyon natin. At ito yung uncontrollable instance na wala tayong magagawa,
kundi sumunod dahil ito ay para sa ating kaligtasan. So, balit, it should not stop us, no? It should not stop us from being active and from achieving, no? Yung tinatawag nating holistic development ng ating physical fitness. Okay? So, paano ang gagawin? Ano ang anong dapat nating maging hakbangin? Okay? So, dito tayo papasok sa susunod na bahagi ng ating presentation. Sa ating next slide. Okay, ayan, kitang-kita naman. Sa ating next slide, makikita ninyo ngayon, no, na meron tayong tinatawag na iba't ibang category or division ng tinatawag nating oras. Diba? Ngayon na lahat tayo ay nasa loob ng ating mga bahay at marami sa atin ay hindi talaga pwedeng lumabas because we are protected by guidelines set by IATF para sa ating lahat yan. Kaya sunod-sunod tayo, ha? Huwag tayong pasaway, ba? Walang pasaway, diba? So may mga oras tayo na marami na pwede nating ilaan sa loob ng ating mga tahanan. Kaya lang... Kaya lang, dapat nating matutunan ng something new. Ano ba itong something new? Okay, itong something new na ito ay yung isi-share ko sa inyo. Diba? Marami tayong oras araw-araw. At dapat ang oras na yan ay pinapahalagahan natin. Diba? Para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng free time? Sige nga sa mga viewers ko, babasahin ko ang inyong mga comments. Diba? Ngayon na nasa bahay tayo, ngayon tayo ay sumusunod sa mga guidelines. Okay? Pag sinabi nating free time, ano ba ibig sabihin nito? At mamaya i-relate natin to sa topic natin. Sige nga. Kapag ikaw ay may free time at ito ay ine-enjoy mo, ano ba ang ibig sabihin nito para sa iyo? Okay? So ang daming bumabati sa atin. No? Hintayin ko ang inyong mga sagot. Alright? Tuloy-tuloy lang po tayo. Sige, so para sa iba, pag sinabing free time, di ba? Walang klase, di ba? Pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Tama naman, di ba? Kasi yan yung oras na pwede mong ibigay sa iyong sarili. Kasi nga, walang klase. O, di may sumagot dito. Relaxation and stress free. I appreciate that answer, di ba? It is time for some relaxation. At ma-free ka sa mga tinatawag nating stress. Leisure time. Oh, ganda nun. Diba? Leisure time. So, free time is nothing. Okay, parang nawala ako doon. Ah. Wait lang po. Ah. Basahin ko para ang ganda nun. Oh. Free time is the time where we can relax and rejuvenate. Naku. Ang ganda ng sagot na yon. Free time is tulog time. Maraming may gusto niyan, di ba? Tulog-tulog. Pero alam niyo, ano? Si Teacher Josa, lagi siyang may kasabihan at ang kasabihan niya ay galaw-galaw, baka pumanaw. Huwag masyadong higa, huwag masyadong tulog. Kailangan tayong gumagalaw. Pero ano ba yung connection ng mga sinasabi ko dito sa tinatawag nating category of time? Sige na nga, i-introduce ko na nga po sa inyo that when we say category of time, no? According to the study of Klein R. Jensen in the year 2006, no? Para sa kanya, ang oras daw ay may tatlong kategorya at ito nga ay nahati din sa tinatawag nating una, existence time. Diba? So pag sinabi nating existent time, it is the time spent for your biological needs. Ano ba yung sinasabi nating biological needs? Ito yung oras o ito yung oras na ibibigay mo sa pangangailangan ng iyong pangangatawan. Halimbawa, pagkain, 'di ba? Halimbawa, pagtulog at yung mga tinatawag nating personal care. Yan yung existence time. At pag sinabi naman nating subsistence time, para sa aking mga minamahal na viewers, ito naman yung oras na ibinibigay naman natin para sa ating economic purposes. No? Sa mga kasama nating nanay, tatay, ate at kuya na nagtatrabaho na, ito yung oras na nilalaan nila doon. Pwede rin yung mga oras na nilalaan mo sa mga makabuluhang gawaing bahay. Di ba? At ito rin, kung ikaw ay estudyante, ito yung oras na inilalaan mo sa school work mo. O, ibig sabihin, kaya siya tinawag na economical purpose, meron siyang essence. And soon enough, i-harvest mo yung binigay mong effort and time para sa oras na iyon.
Pero may pangatlo pang bahagi ng oras at yan ay tinatawag nating free time. Therefore, tandaan nyo, tandaan nating lahat na ang free time ay yung remaining time na meron ka. At ito ay gagamitin mo depending on your interests, beliefs, skills, and abilities. So, it varies from person to person. Depende kung ano ang pinaniniwalaan, pinahahalagahan mo pagdating sa oras na yan. Ngayon, dito papasok si recreational activities. On our next slide, on our next slide po, ayan, sandali lang po. Ayan. On our next slide, makikita natin dyan. Sa next slide natin, ang definition ng recreational activities. Ayan. O diba, kanina ko pa binabanggit sa inyo, yung tinatawag nating recreational activity. Ano nga ba ito? So based on the definition here, when we talk about recreational activity, ito po ay tumutukoy sa mga leisure activities that people do in their free time. O kanina, in-explain ko na sa inyo kung anong ibig sabihin ng free time, no? At ito ha, tingnan nyo ha, gusto ko lang bigyan to ng kaunting background. Na ang word na recreation ay galing sa Latin word or Latin word na ang ibig sabihin na recreare, no? Na ang ibig sabihin, naku, may nakakuha na ng sagot nito kanina, no? Refreshed and renewed. Again, refreshed and renewed. Ibig sabihin, sa recreational time mo or recreational activity mo, kailangan ang maramdaman mo afterwards ay ang refreshment and renewal. Ibig sabihin, dapat ikaw ay totally nag-enjoy, totally stress-free. So, yung individual participation natin, no, in the pursuit of recreational activity, kailangan talagang napakasaya, talagang unforgettable, relaxing, and stress-free. So sinabi ko rin at nabanggit ko rin sa inyo kanina na depende ito kung paano mo gagamitin ang recreational time na meron ka or free time na meron ka, depende sa mga categories ng recreational activity. Pwedeng ang recreational activity na gagawin mo ay active, passive, pwede rin namang indoor or outdoor. At sa next slide natin, makikita natin, ano? On our next slide, makikita nyo po dyan ang iba't ibang definition ng mga nabanggit kong category of recreational activity. So, ang una ay ang active recreation. Ayan. So, wait natin ha. Wait natin ang ating slide na mag-present. So, pag tinawag o pag binanggit natin yung tinatawag nating active recreation, ang tinutukoy natin dito ay yung mga activity na nagre-require ng napakarami mong lakas at paggalaw. Sige nga, isipin mo, ano-ano ba ang mga activities na gumagamit ng iyong mga lakas at paggalaw? Enerhiya or energy and movement. O, di ba? So, sumunod naman na kategory ng recreational activity ay tinatawag nating passive recreation. So, pag sinabi naman po nating passive recreation, ito naman yung mga activities na very limited lamang. Yung tinatawag na physical exertion. Ibig sabihin, yung pag-upo natin ngayon, no, maaaring gumagalaw tayo o nagsasalita, pero limited lang ang ating exertion or physical exertion and movement and energy. O, di ba? Hello sa ating mga viewers from Albay. Magandang umaga po. Tuloy-tuloy lang po tayo. On our next slide, makikita nyo naman dyan yung definition ng tinatawag nating indoor recreation. So, pag sinabi naman nating indoor recreation, ayan, ito yung mga activity that can be done inside a house, building, or yung tinatawag nating enclosed area. So, hindi naman po ito limited sa bahay lang po natin. So, anything, any space po na naka-enclose, ibig sabihin, at least kahit papano ay may apat na sulok, diba? Yan ay tinatawag nating indoor. So, yung mga activities na indoor recreation,
I'm sure marami na kayo naiisip dyan, mamaya i-introduce ko sa inyo. And we also have that what we called another category of the recreational activity. Ito yung tinatawag nating outdoor recreation. So pag sinabi naman po nating outdoor recreation, these are the activities na ginagawa natin sa mga fields or outside area or spaces. Okay, so sa next slide po natin, ang makikita po natin dito, ayan, ibinigay ko na po sa inyo kasi ang dami ng comments dyan, nagbibigay ng mga kanilang mga ano, di ba? Kanilang mga examples, oh, di ba? Sports, hiking, oh, di ba? Mind and soul. Exercises, talaga namang napakarami. And our next slide po, makikita niyo po dyan yung iba't ibang mga examples ng activities or recreational activities under active recreation, passive recreation, indoor recreation, and outdoor recreation. Ayan, di ba? And I know for sure, no, na napakarami yung pang idea na gustong i-add sa mga halimbawa na nakalagay ngayon sa ating screen, na nakikita nyo dyan ngayon sa ating screen. Alright? Sige lang po. Take your time. Tignan lang maigi ang mga yan. Alright? On our next slide po. Ayan. So, nais ko lang i-share sa inyo, ano ba yung mga paraan para ma-ensure natin yung quality and state of being physically fit, di ba? Paano ba natin ma-ensure na talagang holistically developed tayo? At pag sinabi natin holistically developed, di ba, tinutukoy natin dito yung physical health, mental, emotional, moral, spiritual, and social health natin. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo itong part na ito ng aking ng ating discussion, ng aking presentation, kung saan i-share ko sa inyo yung mga benefits and values na pwede nating makuha out of engaging ourselves into the different activities or different recreational activities. Kung saan ma-attain natin yung tinatawag nating health and well-being, no? Ano-ano yung mga yon? Number one, improvement of physical health. Obviously, if you will choose to parang, kung pipiliin mo na maging aktibo ka araw-araw, na maging aktibo ang iyong paggalaw at susulitin mo lahat ng division ng oras mo araw-araw. May it be personal time, yung subsistence time mo or yung free time mo, walang kang dapat panghinayangan kasi lahat yan magbe-benefit para sa improvement ng iyong physical health. Okay? At dahil dyan, maiiwasan mo yung masyado mag-worry kasi busy-busy ang iyong isipan sa paggalaw, di ba? Busy-busy ang iyong katawan sa pagkilos. Dahil dyan, marireduce yung feeling of anxiety and depression dahil naging aktibo ka. Pag tayo nagiging active, nagpo-produce tayo ng tinatawag nating happy hormones or endorphins. Ito yung mga nakakatulong para at least mabawasan ang ating isipin o kalungkutan. Dahil nga, syempre, mas madalas tayong nasa loob ng ating mga tahanan. At pag tayo ay nakakaipon na ng mga tinatawag nating experiences, out of pag-join natin sa iba't ibang recreational activities, nandiyan na matutulungan tayo para ma-build ang ating self-esteem. Yung confidence natin kasi may na-achieve na tayo, di ba? Isipin mo, nakakapag-bike ka na, nakakapag-roam around ka na, nakakapaglaro ka na ng board games, nakakagawa ka, nakakasolve ka na ng mga puzzle, nakakaroon ka na ng bonding socially sa mga tao sa bahay at kahit sa mga pamilya mo, di ba? So, in that way, mai-improve ang self-esteem mo, di ba? At makakatulong din yan para ma-enhance mo yung relational skills mo or yung relationship skills mo dahil mas marami ka ng oras na nilalaan sa tinatawag nating recreational activities. Another, nag-i-improve yung focus mo. Okay? Natututunan mo ang iba't ibang cultural diversity dahil na-expose ka na sa iba't ibang experiences na hindi lang limitado sa loob ng bahay. Diba? Isipin mo,
Halimbawa, nadidiscover mo ng mag-hiking o kaya mag-camping, natututunan mo ang iba't ibang kasanayan sa iba't ibang mga lugar. Di ba? Natututunan mo na ang kultura sa ganitong probinsya na minsan mong binisita dahil sa bakasyon ay kakaiba sa kultura na meron ka sa lugar kung saan ka originally namumuhay. Okay, halimbawa ako, si Teacher Josa, mahilig ako mag-travel ng mga old normal pa natin. So gawain ko na i-explore ang iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Pagpunta ko one time sa Batanes, natutunan ko na talaga naman ang lugar ng Batanes, malayo man sa atin, nag-i-exist at sila ay talaga namang napaka-honest at sila ay bibihirang gumamit ng mga tinatawag nating instant food. Kasi mahilig sila sa mga pagkain na makukuha sa kanilang mga bakuran. Sa Batanes, ang mga bahay doon ay gawa sa bato. Dahil sila ay kinukonsidered as highway capital of the, typhoon highway capital of the Philippines. Dahil madalas sa mga bagyo, sa kanila unang tumatama. So, yung kultura nilang ganun na-explore, na-discover, at nakita namin ng mga sarili naming mga mata, na-experience namin, ay talaga namang nakatulong para masigit naming makilala yung lugar ng Batanes. And I know for sure kayo rin, marami kayong mga experiences pagdating sa pagdi-discover ng cultural diversity ng iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil sa recreational activities, biruin mo, free time mo, may natutunan ka pa rin. Diba? And also, it promotes community engagement and it develops your holistic potential. Kanina ko pa binanggit, diba? Pag sinabi nating holistic, out of joining these recreational activities, matututo ka ng tinatawag natin physical, mental, social, moral, spiritual, and even your emotional health. Lahat yan, di ba, mabuboost. Lahat yan ay talagang madedevelop. Moreover, tandaan natin na ang iba't ibang recreational activities, especially no, yung mga active recreation, lahat yan maglilid para ma-attain natin yung tinatawag nating fitness. Okay, at dahil nabanggit ko si fitness, di ba, siyempre, babalik tayo dun sa ating kauna-unahang bahagi kanina, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ang ating session ngayon ay nakaangkla sa tinatawag nating most essential learning competency kung saan nabanggit ko kanina na babalikan natin yung self-assesses health-related fitness, barriers to physical activity assessment and participation and even yung one's diet. So paano 'yun? Paanong makakatulong si recreational activity sa tinatawag nating attainment, overall attainment of fitness? O, sige nga, recall tayo. Nakikita niyo sa screen ngayon, di ba? Yung tinatawag nating health-related fitness. Okay, ano po ba itong mga tinatawag nating health-related fitness? Siyempre, nakikita natin dyan as part of the review or recap, nandyan ang body composition, flexibility, cardiovascular endurance, muscular strength, and muscular endurance. Familiar po ba kayong lahat dito? Sige nga, basahin ko sa ating comment section. Good morning sa inyong lahat. Salamat po sa ating mga viewers ngayong umagang ito. Okay, pag sinabi nating body composition, just one word, your major takeaway, yung one major learning mo, pagka nababanggit yung tinatawag nating body composition, ano po ba ito? Tanda pa po ba? Sige nga, wait ko po sa ating chat box. Alright? Aha! Yes po, may sumagot ng yes po. Yes, Miss Perez, when we talk about body composition, tanda po ba? Ano po ba ang one word or any experience or idea na natatandaan nyo rito? Tama! Okay, kinukuha natin yung tinatawag nating height and weight. Napakahusay naman ang ating mga participants. Okay. So, aside from that, when we talk about body composition, no, tinutukoy natin dito yung amount ng fats, bone, muscles, and water sa human body. At dahil dyan, pwede natin yung masukat sa pagkuha ng ating height and weight. Tuloy-tuloy lang po tayo. O paano naman pag flexibility na ang tinutukoy natin?
Okay, when we talk about flexibility, we are talking about, of course, the ability ng ating mga muscles, the ability of our joints and muscles to move, no? To move in a wide range of possible motion. Napakahusay ng ating mga viewers ngayong umagang ito. Ah, diba? Sabi nila, ang bibilis sumagot. So body composition, out of the height and weight, kino-compute natin ang ating BMI o yung body mass index natin. Tama. Okay, punta naman po tayo, no, sa ating pong next component, yung cardiovascular endurance. Tanda pa ba ito? Tanda pa ba ang cardiovascular endurance? Sige nga. Mm-hmm. Alright. Sige nga po. When we talk about cardiovascular endurance, we are talking about the ability of our heart and lungs, di ba? And even yung mga blood vessels natin, no, na mag-deliver ng oxygen. Sipin mo yun, ha? Sa lahat ng mga muscles natin, lalo na kapag ito ay kumikilos sa mahabang oras. Yan po ang ating cardiovascular endurance. O next, yung muscular strength. Nagre-review lang tayo, ha? So when we talk about muscular strength, ang tinutukoy natin dito ay tama, ang abilidad ng ating muscle na magbuhat, no, or gumalaw, no, na mayroong tinatawag na maximum amount of force. May puwersa, ayan, may lakas, di ba? Okay, o last na lang, muscular endurance, review lang tayo, di ba? So when we talk about muscular endurance, kaiba naman, di ba, sa muscular strength na lakas lang ang tinutukoy. Dito naman, yung abilidad ng muscle mo na mag-exert ng lakas, pero sa mahabang oras nang hindi ka agad-agad napapagod. Ibig sabihin, meron kang katatagan. So, gusto ko lang i-recall nating lahat, no, na itong mga compositions na ito ng health-related fitness, kasama na rin kung natatandaan ninyo, no, yung mga tinatawag nating skill-related fitness, lahat po yan ay mai-encounter pa rin natin para sa week 1 ng physical education and health for or hope for. Bakit? Mamaya malalaman nyo. Okay, next slide tayo. On our next slide, makikita nyo dyan, no? Diba? Para ma-achieve natin yung tinatawag nating goal natin ngayon, no? Kailangan ma-recall natin, now that we have reminded of the different health-related and skill-related fitness, sapat lang ba na alam na natin at kilala natin sila? Ngayon na gustong-gusto na natin gawin ito mga physical fitness test na ito, nahadlangan naman tayo ng ating natural setting o yung tinatawag nating uncontrollable instances, to which ang ilan sa atin ay nasa guidelines ng IATF na quarantine. Yung ilan naman ay, of course, under ng iba't ibang mga guidelines katulad ng GCQ, MGCQ, etc., etc. Dito papasok yung tinatawag nating mga hadlang. Nako, ayaw natin yung mga hadlang na yan. Ha? Ito yung mga barriers to physical activities. Pag sinabi nating barriers, ito yung mga hadlang para maging possible o posible o attainable ang ating pangarap na maging physically active. So number one dyan, yung tinatawag nating personal barriers. Okay? At number two dyan, yung environmental barriers. Diniscuss na natin to sa PE1, PE2, PE3. At ngayon, no, binabalikan pa rin natin dahil ito ay related pa rin sa recreational activities. Biruin mo. Diba? Biruin mo naman na sa paghahangad natin na ma-achieve ang recreational activities, pwede pa rin pala itong maapektuhan ng dalawang barriers na ito. Okay, can you name example? Pwede nyo ba akong tulungan? Bigyan nyo nga ako ng halimbawa ng iba't ibang personal barriers para makapag-participate tayo sa tinatawag nating recreational activities. Sige nga po. Can you give me one? At gano'n na rin, no, sa environmental barriers, ano ba ang mga posibleng maging hadlang para tayo ay makapag-participate sa iba't ibang recreational activities? Okay, sige nga po. Mm-hmm. Halimbawa, personal. Tignan ko nga sa comment section. Mm-hmm.
Halimbawa personal, anong pwedeng maging dahilan or personal barrier para hindi ka makapag-participate sa active lifestyle or recreational activities? Let me check your participation on the comment box. Comment section. Ayan oh. Naku! Diseases. Broken-hearted talaga ba? Walang gana pa broken-hearted na. Pero sana kahit broken-hearted tayo, hindi yan ang magiging dahilan para sumuko tayo sa buhay at para hindi tayo magpatuloy sa mga pangarap. Ha? Okay, health condition of a person, napakahusay na sagot. Tamang-tama. O what else? Ano pa yung mga personal barriers natin? Injury. Tama. O ano pa? Lack of skills and ability, napakahusay. And lack of motivation, diba? Pero yan, kaya nating labanan yan, diba? Makakatulong itong mga recreational activities na to para malabanan natin yan. Pero maganda na ina-acknowledge natin sila, okay? O, punta naman tayo sa tinatawag nating environmental barriers. Sige, may tanong ako. Itong COVID-19 pandemic, siya ba ay makukonsider nating environmental barrier? Yes or no and why? O sige nga, tingnan ko nga sa chat box. Yes or no and why? Si COVID-19 ba? COVID-19 pandemic ba? Ay environmental barrier? Yes, no, and why? O may nagsagot ng yes. Bakit kaya yes? Bakit yes? Okay. Wow, ha? Talagang super appreciate ko po ang inyong participation sa ating chat box ngayon. Tama ang sagot nyo na yes, no? Considered siya. But please justify your answer. Oh, yes. Oh, napakagandang sagot nito, 'di ba? Because of COVID-19 pandemic, 'di ba? Maraming espasyo or space or opportunity para lumabas ang hindi natin pwedeng gawin. Limited ang ating pagkilos at paggalaw. Tama! Ang husay ng sagot na yon. Okay? Yes, dahil ang COVID pwedeng makuha outside the bahay. O diba? Tamang-tama po ang ating gawin. Yes po, kasi di mo na nagagawa outside yung dapat mong gawin. Very limited na. Tama. Napakahusay na sagot. Kung pwede ko lang talagang iparating ang mga kamay ko dyan at palakpakan kayo, gustong-gusto ko ang inyong mga sagot. Salamat po. Okay, so dahil dyan, mga viewers kong minamahal at sa aking mga estudyante na nandyan na nagpa-participate, we have to keep in mind, no, na hindi pwedeng maging hadlang yan para hindi natin i-push through ang ating pangarap para i-achieve ang health and wellness. So, ito ang dapat nating gawin. Next slide, please. Diba? Hindi man tayo makalabas, huwag nating kalimutan na meron tayong tinatawag na categories of recreational activities. So, nandyan kanina, sinabi ko sa inyo, diba? Active, passive, indoor, and outdoor. Kung hindi possible si outdoor, aba, may indoor pa. At sa indoor, syempre, mag-iipon tayo ng lakas. Mag-iipon tayo ng lakas sa indoor activities natin. Mag-iipon tayo ng lakas gamit ang ating mga tinatawag na healthy eating habits. Syempre, saan pa ba natin kukunin ang lakas na ilalaan natin sa mga indoor and active or can be passive recreational activities natin kung hindi tayo tama. So, i-remind ko lang po kayo, no, na pag sinabi nating healthy eating habits, ito yung healthy lifestyle natin sa pagpili ng mga pagkain, no, maraming variety ng pagkain na magbibigay ng nourishment, lakas, enerhiya sa ating mga katawan para ma-perform natin ang iba't ibang gawain all throughout the day. So, sige nga, tanungin niyo yung mga sarili niyo. Nakakaisang taon na tayo ng ating lockdown o yung hindi man totally lockdown na yung term nito, no? Yung ganitong setup, no, na tayo nasa bahay mas madalas na oras, no? Yung bang mga pagkaing pinipili mo ay makakatulong para ikaw ay manatiling malusog at malakas para maiwasan yung mga banta ng COVID-19 or yung illnesses and diseases, 'di ba? Dahil diyan gusto kong i-remind kayo sa ating tinatawag na
Filipino Pyramid Food Guide. O, yan yung nakikita niyo sa next slide natin ngayon. Diba? Sabi rito, diba, choose nutritious food. Gustong-gusto ko yung sagot na yan, di ba? Choose nutritious food. At para magabayan kayo, no, na piliin ang tamang uri ng pagkain, ito na nga yung tinatawag nating Filipino Pyramid Food Guide. So ito ay dinisign, no, para magamit natin yung tinatawag nating nutritional guide, no, para mag-maintain natin ang pagiging pagpili ng healthy foods. Okay? So makikita mo dyan, iba't iba yung food groups dyan. Nandyan din yung recommendation kung gaano karaming consumption ng pagkain sa bawat grupo na yan ang pwede mong kunin. Para ma-achieve natin yung tinatawag na balanced diet. Okay? So itong mga to familiar na kayo mula yung binanggit ko kanina, di ba? Mula sa health-related physical fitness, components, skill-related physical fitness components, barriers to physical fitness participation, at itong healthy lifestyle or healthy eating habits. Familiar na kayo dyan. Lahat yan na-discuss na natin mula pa PE1, 2, at 3. So bakit natin ito binalikan? Dahil ito ang mga makakatulong para ma-attain natin yung goal natin na makapag-engage into different recreational activities. At dahil dyan, bago tayo tuluyang magtapos, eto na nga, di ba? Ibibigay ko sa inyo ang isang gawain na gagawin na inyong ipa-facilitate ng maingat, no? Ng maingat, ng maayos at sumusunod pa rin sa ating protocol. Ito yung ating tinatawag na physical fitness test. Okay? Sa ating physical fitness test, no, gusto ko lang malaman ninyo na habang pine-perform nyo ito, ito ay dapat sumusunod sa ilang mga mahalagang procedures, step, and guide na nasa inyong mga learning materials na. Okay? Kung natatandaan nyo sa hope tree ninyo, di ba? Ginawa na natin itong mga test na ito. Nandiyan ang health-related test and skill-related test. Sa hope tree ninyo, nagkaroon kayo ng mga realizations out of the results na nakuha ninyo at yun ay ginamit ninyo para mas strengthen ang inyong dancing skills sa hope tree. Pero ngayong hope 4, 'di ba? Sa ating PE4, no? Gagamitin ulit natin itong mga test na ito para ma-realize naman natin ang ating potential, no? Para sa recreational activities. Tandaan na sa test na ito, hindi lang nito madedetermine o madedetermine ang level ng fitness mo. Malalaman mo pa yung mga strength and weaknesses mo na dapat mo pang i-develop. At dahil dito, makakapag-provide ito ng data para malaman mo ang mga dapat mo pang ma-enhance in terms of your health-related skills, sorry, health-related and skill-related performances. And from there, magiging guide mo na ito para ma-motivate ka. Diba? Ma-motivate ka dyan sa pwesto mo ngayon na mag-involve into recreational activities na kung saan connected naman, diba? Sa next activity ninyo, what I can do. Okay, so sa next, itong what I can do activity ninyo, gagawa kayo ng tinatawag nating recreational activity diary kung saan ire-record ninyo yung inyong mga recreational activity kasama na rin yung food and beverage intake, mga solid na pagkain at mga inumin na ini-intake o inyong kinakain at iniinom sa loob ng isang linggo. So ibibigay ko sa inyo sa susunod na mga panahon at oras, no, ang magiging template na gagamitin natin dito. Okay? So dahil dyan, gusto ko lang tapusin ang ating session ngayong hapong ito sa pagsagot nyo sa what I have learned portion ng ating talakayan ngayong umagang ito. Sige nga, ako'y magbabasa ng inyong comment. Pwede mo bang kompletuhin ang sentence na nakikita mo sa screen ngayon? Sa halos isang oras na magkasama tayo ngayong umagang ito, pwede mo bang ibahagi sa akin ang mga na-realize at natutunan mo? Okay? So,
by completing this sentence. Okay? Today, I realize that... Sige nga po. Ay, appreciate ko yung mga heart-heart nyo dyan, ha? Okay, sige nga po. Today, I realize that... Habang hinihintay ko po ang inyong sagot, huwag po kayo mag-alala sapagkat naniniwala ako na sa inyo pong schools ngayon, kayo po ay bibigyan ng iba't ibang mga learning resources na magagamit ninyo para mas ma-deepen pa yung inyong pagkaunawa at pagkatuto para sa unang session ng ating HOFOR or Physical Education and Health 4. Ayan. Sige po, ako yung hi, hello sa iyo. Pwede ko bang makuha ang inyong mga sagot? Today, I learned that. Ano ba ang pinaka-major learnings mo ngayong umagang ito? So, sige, kahit Tagalog po sa ating chat box, kung saan po kayo komportable. Hello po. Sige lang po, tuloy-tuloy lang po. Today, I learned that. Sige, kumpletuhin po natin ang sentence. Ito, napakaganda ng sagot na ito, di ba? Galing kay Mercy Martin. What I have learned about recreational activity is that it is important for us because it makes our body healthy and wise, di ba? Hindi lang basta-basta malusog, pati ang ating mentalidad ay nahahasa din gamit ang ating participation sa tinatawag nating recreational activity. Napakagandang sagot yan. O eto pa, di ba? Nagsagot dito si... There, galing kay Claire, si Atela, sabi niya, I learned that. Sige. Mukhang na-relate niya rin sa science ang kanyang sagot. O sige, gustong-gusto natin yung mga ganyang sagot, di ba? Kinukonek ang mga natututunan sa science at sa iba't iba pang mga subject. O di ba? Kumusta po kayo lahat? Okay? Tama nga naman, di ba? Sabi ni Ira. Okay, Ira, today I realize and learn that physical education matters. Diba? It helps us to have a strong and good health. Totoo naman yon. Diba? At sa kahit ano pang mga activities na pwedeng gawin at matutunan natin sa atin pong mga subjects sa physical education and health, diba? Talagang matutulungan tayo nito para lumakas at maging matibay, lalo-lalo na ngayong mga panahong ito. Today, I realize that even our mobility and flexibility becomes more difficult to keep. But it is important for us to stay active as much as possible. Diba? Kailangan yan para ma-keep natin yung strength and maintain natin ang balance natin. Napakaraming sagot. Lahat po yan ay na-appreciate natin. Okay? Yan, oh, gusto ko rin yan. Oh. I have learned about how to protect ourselves on... especially this time of COVID-19 pandemic. Tama yan. I learned that there are three different kinds of time. Totoo yan. Kasi dito, ano, babalikan ko lang, no, sa pagkatuto natin sa iba't ibang division ng oras, existence time, subsistence time, and free time, natututunan natin kung paano i-manage ang time natin wisely every day. Kasi hindi... sa habang panahon ay buhay tayo. At kung paano natin gagamitin ang ating oras, magre-reflect dyan ang ating disiplina. At kung ano yung mga values na natututunan natin araw-araw. Okay? So, yung oras na inilaan nyo ngayon, no? Napaka-meaningful ng oras na yan. Yung oras na yan ay hindi ko na pwedeng ibalik. Pero at as much as possible, baunin ninyo yung mga natutunan nyo ngayong umagang ito. And lastly na lang, no? Gusto ko magpasalamat sa pagkakataon itong nakasama nyo. Babasahin ko mamaya lahat ng comments ninyo. Okay? So, muli ako po si Teacher Josa. At ako po ay mag-iiwan ng katagang galaw-galaw para hindi pumanaw. Di ba? Enjoy lang tayo lagi. Huwag tayo masyadong seryoso. Hello, Janiela. God bless us everyone. Magandang umaga. Sulong ang edukalidad sa kahit ano pa mang sitwasyon. God bless. Goodbye. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Eat to Light tutorial session ngayong araw.
tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!